Lubos ang mga ninja, welcome back to my channel. At ngayon mag-unbox tayo nitong Final Fantasy 16 Collector's Edition. Salamat nga pala kay Jet Paulino para sa unboxing na to. At ngayon nakikita natin yung box with the different icons nitong Final Fantasy 16. Very reflective box. At medyo malaki siya. And makikita nyo sa mga gilid, lahat ng mga icons sa likod is the very simple Final Fantasy 16 design. And buksan na natin yung box. Dito meron lang siyang latch, tapos may box. Gaya lang naman din ng mga nakaraang collector's edition na in-unbox natin like Elden Ring and The Last of Us. Dito makikita natin yung main character na si Clive Rossfield. Halos siya yung lahat ng cover dito, tsaka yung mga icons. Sobrang ganda, no? And base doon sa mga narinig kong gameplay nitong Final Fantasy, para daw siyang DMC5. Tingnan muna natin yung mga ibang nandito sa loob ng box. Which is the statue. Yung pinaka-collectors talaga. I think this is the Phoenix and si Ifrit. Ifrit! Yan. Nakabalot siya ng plastic, tapos meron siyang clamshell sa loob. And transparent naman siya, so nakikita natin mismo sa labas yung design na medyo malabo. Buksan natin yan. Yung sa side niya, makikita natin yung Phoenix, tapos sa likod yung mismong actual statue picture na si Ifrit and the Phoenix. Tapos alagay Final Fantasy 16. Ganda, no? And then, ito na yung kasamang steelbook outside the collector's edition. Very unusual to kasi meron siyang kasamang isa pang steel case outside the collectors, which is sa akin ang ganda. The cover niya is si Clive Rossfield din with the holographic 16 na characters, and then meron din siyang syempre kasamang game, actual game, the PS5 game na nandyan yung mga ilang bonuses, digital content na pwede nyo i-download in game. Ito na yung mga The Realms of Valistea wall banners. Very nice. Buksan na natin. I think this is the wall banners mismo ng mga, ito yung mga sigil ng mga houses dito sa in-game. And cloth talaga siya. Cloth as in cotton. Then meron siyang pwede siyang isabit. Pero hindi ko alam kung saan talaga siya ginagamit. Pero at least meron tayong parang representation, physical representation ng mga wall banners in-game. I think every houses is meron dito, no? Hindi ko lang alam yung mga name specific ng mga houses and yung mga sigils na nandito sa banners na to. Pero this is a high quality banners, cloth banners na kasama dito sa Collector's Edition. Very nice. And dito na tayo doon sa box na nandun si Clive, no? Buksan natin. Dito sa loob, makikita nyo meron pa siyang isang box. Ang dami naman box itong Collector's ito. And then, pag binuksan natin yan, yan, makikita natin yung mga badge, metal badge, no, na different icons. I think this is the icons na nandun sa game. And meron siyang sarili-sariling badge, 8 badges, metal badges. At dito sa loob ng Collector's Edition, ito na yung actual and kasamang steel case ng Collector's Edition ng Final Fantasy 16. Medyo mahirap siyang buksan. Ayan, si, I think, yung cover niya, Final Fantasy 16, with the Phoenix and Ifrit, I think. And sa likod, si Clive Rossfield din. Pero ito, para siya may 3D touch, no? Naka-embose yung mismong character na si Clive. And parang whole body yung picture niya. Pero para sa akin, mas maganda pa yung nasa labas, no? Pero ang ganda rin nito kasi imagine meron kang dalawang steel cases na kasama sa isang collectors, no? Iba nagko-collect ng steel books eh. Ginusto ko rin mag-collect ng steel book eh. Pero dito sa collectors na to, masyado na in-spoiled ng Square Enix yung mga buyer nitong Final Fantasy 16 collectors kasi meron siyang dalawa. Sana all. This is the moment. Buksan na natin yung box ng statue mismo nitong Collector's Edition, which is the main event ng Collector's Edition na to. Yan. Very nice. Meow, meow. And pagbukas mo, syempre yung clamshell niya. Karaniwan sa mga collectors and sa mga figurines na nasa market. Same thing lang din. Tapos sa loob niyan, dapat meron pa yung plastic.
Sana. No? Pero I think meron. Ito na siya. Grabe. Medyo malaki siya, no? Pero kung i-compare ko siya doon sa statue ni Malenia, mas matangkad do kasi nasa taas yung wings ni Phoenix eh. Pero yung details niya, grabe talaga, oh. Iba. Grabe. Sana all. Even the feathers, no? Ganda, no? Pero isang part lang siya na wala siyang ibang kinakabit like the wings or yung aura, wala, yun lang. And included din sa kanya yung map of Valisteia, no? World map, the actual cotton world map, map ng game, which is the Valisteia. Which is very good thing kasi pwede mong i-frame, pwede mong ilagay sa table, tapos ilagay yung mga bunch of items sa kasama doon sa collectors, no? Para siya magiging table cover, no? Maganda yung mga map na ganito, lalo yung cloth type. Kasi yung mga ibang map na nakita ko sa collector's edition, para siyang plastic, no? Or paper. Pero this one is cloth. 100% cloth. Very grabe. Nice. Grabe. Ganda, no? Sana nagustuhan niyo yung video. Kung nagustuhan niyo, please give it a thumbs up or thumbs down. Ako lang yan. Basta comment niyo kung ano pa yung mga pwede natin baguhin o i-upgrade dito sa channel. At sa mga susunod na videos, kung gusto niyo pa mapanood, pati yung mga retro handheld consoles natin, please consider subscribing para naka-update kayo sa mga latest news about sa gaming community natin dito sa channel. Every single upload, manonotify kayo pag kinlink niyo yung notification bell. Thank you so much. So maraming salamat mga ninja, and special thanks to Jet Paulino, JCP Live. Siya yung sa kanya tong unboxing na to. And maraming salamat sa suporta sa channel, pare. And grabe, ang ganda-ganda ng collector's edition ng Final Fantasy 16. Sana all. So, thank you for watching, mga ninja. And see you in the next one. Huh?